Hi guys! Ito na naman ang inyong lingkod dyan. Magandang magandang gabi mga kababayan at mga kapwa YouTuber saan man pong panig ng mundo. Sa mga kapwa ko OFW yan. At binabati ko kayo ng magandang magandang gabi. At yan nga guys, ang pag-uusapan ho natin ngayon, ang pinakamahalagang topic ko ngayon sa inyo about OFW ay ang depression, kung paano natin lalabanan ang depression. Kaya, guys, ayan, tumutok po kayo hanggang sa dulo at sana ay makakapagbigay ako ng konting bahagi ng aking nalalaman tungkol sa ating mga kababayang, mga kapwa OFW na nauuwi sa depression yung mga ibang kababayan natin. Yan. At ito nga guys, kung hindi pa kayo nag-subscribe yan, mag-subscribe na po kayo OFW Kika ng channel ng Dubai. At lahat po kayo ay aking mga pakikinggan sa lahat mga nag-PPM sa akin. Yan, minsan pasensya na ho kasi hindi ko talaga nababasa lahat yung mga message ninyo. Pero tinatry ko naman na lahat ay binabasa ko yun sa gabi at nire-replyan ko kayo. Kahit paano. Yan guys. At mabalik na nga tayo sa topic na depression. Yan guys, napakalaking kamalian talaga yung nauuwi sa pagpapakamatay. Kasi yesterday lang ay isa na namang kababayan nating kababaihan ang nagbigti. Yan. At nawala na naman tayo ng isang hindi ko alam kung sure na ba yun ang kababayan natin or hindi. Kasi kinukuha ko pa yung buong details niya guys. Pero asawa ata ay nakipaghiwalay sa kanya. Yun ang nakita kong nabasa kong karamihan ng comments. Isa siyang reseller ng mga online reseller. Tapos and then ata yung boyfriend niya is nakipaghiwalay sa kanya. At yun nga, uminom pa siya muna ng alak. Siguro pampalakas ng loob upang tuluyan siyang nagbigti. Yan. Ang ganda niya. More or less siguro kung hindi ako magkamali, nasa 20 plus pataas siya. Yun ang edad niya. Pero alam ko nasa middle siya. Yun ang nakita ko sa surroundings niya kasi napanood ko yung full video niya. Yan. At nag-viral na naman siya sa isang social media sa Facebook. At yun na nga. Naisip ko na gawan ko siya ng commentary sa ating mga kababayang kapwa OFW. Yan. Isa sa mga bagay na nauuwi sa depression ay ang problemang malaki. Yan. At yun nga, sa pamilya, sa asawa, yan ang pinakamalaking dagok sa isang OFW. Pinakamalaking haharapin na problema. Kasi guys, minsan, pag ang asawa ay nagloko, or ang asawa ay nangabit, o ang asawa ay winaldas lahat ng iyong pinaghirapan, talaga naman, nakakalungkot. At ang iniisip ng isang kababaihan tulad ko, ay parang gumuguho yung mundo mo. Lahat tayong mga OFW, ay ganun yung pakiramdam niya. Kahit lalaki man, mapababae man, is pare-pareho tayong gumuguho ang mundo pagdating sa depression, pagdating sa problema. Yan. At yun na nga, siguro ay hindi nila makayanan yung sakit na dumating sa pagsubok sa kanilang buhay. Yung sakit na iwanan ka ng taong minamahal. Yung sakit na parang nawala na yung halaga ng iyong buhay. Pero set aside natin yan. Yan. Set aside natin yan. Isipin natin na hindi lang siya yung magiging sentro ng ating buhay. Yan. At isipin din natin na may mas mahalagang bagay kung bakit nangyari yung ganong problema na dumating sa'yo. Bakit ba? Kunyari ako is nawalan ako ng asawa or nangabit yung asawa ko. Or nakipaghiwalay sa akin yung boyfriend ko. For what? Nagagawin mo yung pagpapakamatay. Ang tindi niyan, oo, matindi. Matinding depression. Nandun na tayo. Pero hindi naman siya yung magiging sentro ng buhay mo kung iisipin mo lang. Luwangan mo yung pag-iisip mo.
iiyak mo yan sa isang tabi, i-crying shoulder mo sa kaibigan, maghanap ka ng kausap mo para lang maibsan yung lungkot na dinadala mo. Hindi siya yung magiging dahilan ng pagkitinlang buhay mo. Bakit siya na lang ba yung magiging buhay mo? Paano kung may mga anak ka? Paano kung may mga kapatid ka? Paano kung may mga tatay, nanay ka? Na ikaw lang yung inaasahan. Siya lang yung naging sentro ng yung buhay. Siya lang ba yung mahalaga sa buhay mo? Isipin natin, lahat tayo ay OFW. Kaya ka nagpunta dito is para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa kapatid mo, or nanay mo, or tatay mo. Hindi para sa boyfriend mo, or para sa asawa mo. Nandun na yung pagmamahal mo. Oo, tama nga, masakit. Ang isang minamahal ay lokohin ka, iwanan ka, hiwalayan ka, or anuman yan. Pero, ano nga ba ang mas masakit nang dating sa iyong pamilya? Yung uuwi ka ng walang buhay? Hindi naman yan makukonsensya. Kunyari, ginawa mo yun. Hindi yan makukonsensya. Iisipin niya yan na hindi naman niya kasalanan. Ano siya, masaya? Kaya guys, mga kababaihan, mga kapwa, OFW, lahat ang mga nananawagan ho ako. Dati nakakover na ho ako ng isang lalaking may asawang OFW. Ngayon ay nababahala ako. Nababahala talaga ang yung lingkod. Kasi nakikita ko yung mga nagpapakamatay, nagbibigtin, na, ano na lang, wala nang buhay, wala nang halaga yung buhay. Hindi naman yun talaga yung totally makakapag-move on sa'yo yung pagpapakamatay. Hindi yun ang solusyon. Hindi yun yung mabigat na dahilan mo upang kitilin mo ang iyong buhay. Kung iluwang mo yung pag-iisip mo, kung lawakan mo ng sobra, ispread mo yung mata mo sa paligid mo. Maraming darating na mas nakakahigit, mas nakakapagpasaya sa iyong buhay. Hindi lang ho siya yung hindi lang siya yung taong nagbigay sa iyo ng kaligayahan sa buhay mo. Isipin po natin, kung single ka at yung boyfriend mo ay nagloko ganun, paano yung magulang mong nagmamahal sa'yo? Paano yung mga kapatid mong umaasa sa'yo? Nag-abroad ka ba dito kung mayaman ka? Hindi. Nag-abroad ka dito dahil wala kang kabuhayan sa Pilipinas. Wala kang sapat na ibibigay sa iyong pamilya or ibibigay sa iyong mga anak. Diba? Walang nag-abroad na mayaman sa Pilipinas. Yun ang iisipin natin. Yun ang pahahalagaan natin. Isipin mo yung taong iniwanan mo sa Pilipinas na mas mahalaga kaysa sa boyfriend mo, kaysa sa asawa mo. Ang asawa, madaling palitan. Kung naglokuman yan, 1 month, 2 months, 3 months, pwede kang mag-asawa ng iba. Pwede kang magmahal ulit ng iba. Kasi mas mahalaga yung mga anak, mas mahalaga ang magulang, mas mahalaga ang kapatid kaysa sa asawa. 10 beses kang mag-asawa, pwede mong gawin yan. Hindi lang siya yung sentro ng buhay mo. Huwag mong ibigay sa kanya yung buhay mo. Huwag mong sayangin yung buhay mo nang dahil lang sa boyfriend mo or dahil lang sa asawa mo. Makinig tayong mga kababaihan. Palaban tayo. Kaya nating mag-isa. Kaya natin maging dependent sa sarili at kaya natin bumangon kung tayo'y madadapa. Walang kababaihan na hindi kayang tumayo sa sariling paa kung lalawakan mo yung pag-iisip mo. Kung iisipin mo yung mas mahalaga sa buhay mo. Ang inyong lingkod ho ay 10 years na hong single. Marunong akong magmahal. Marunong din naman akong masaktan. Pero mas niluwangan ko yung sentro ng buhay ko ay ang mga anak ko, yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko. Kasi bakit ko sasayangin yung buhay ko kung hiniwalayan ako ng asawa ko? Eh meron naman akong anak na mas nagtunay na nagmamahal sa'yo. Meron ka namang mga kapatid na mas magpapahalaga sa'yo. Sa hirap man at kinhawa, dugo, blood is thicker than water pa rin. Kaysa magpapakamatay ka sa taong hindi mo kaano-ano, iniwanan ka lang, hiniwalayan ka lang, magpapakamatay ka.
Kaya guys, nananawagan ho ang inyong lingkod. Pwede nyo ho akong kausapin, pwede nyo akong inbox, pwede nyo akong tawagan sa lahat ng mga kapwa OFW, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Luwangan ho natin yung pag-iisip natin. Kung iniwan ka man, may darating pa yan na masihigit sa'yo. Maniwala ka sa akin. Maraming darating na blessing sa buhay mo. Tumawag ka lang sa Diyos. Iiyak mo lahat ng problema mo sa Diyos. Kung sa dagok lang ng problema, sobrang matitindi yung pinagdaanan kong problema. Pero ang inisip ko, bakit ako nabuhay sa mundo? Bakit binigyan pa ako ni Lord ng isa pang buhay at isang pagkakataon para mabuhay sa mundo? May purpose ang lahat. Lahat ng problema ay may solusyon. Patay nga, nareremedyohan pa. Ikaw pa kayang buhay? Kaya lahat ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa atin, mga kapwa OFW, huwag na huwag ho tayong kikitil ng sariling buhay natin. Kasi mas maraming mahalaga na mangyayari sa'yo kung may dagok man sa buhay mo ngayon, kinabukasan ay may magiging magandang resulta kung bakit nangyari sa'yo yun. Siguro, sinusubok lang tayo ng panahon, sinusubok tayo ng Diyos kung gaano tayo katatag. Pero alam kong malalampasan at malalampasan mo lahat yan. At sana, sana guys, pinagdarasal ko na wala na hong buhay na susunod pa sa mga ganyang depression, sa mga ganyang problema. Huwag na huwag ho natin sayangin ang ating mga buhay. At yan guys, medyo masakit yung damdamin ko kasi nakikita ko yung buhay na nawala sa isang kababaihan na katulad ko. Tama na nandun na marupok po tayo, pero wag ho natin ilagay sa ating mga kamay ang pagkitil ng ating sariling buhay. Kasi guys, isipin mo, maraming nasa bingit ng kamatayan gustong mabuhay. Ikaw na buhay, gusto mong mamatay. Maraming nasa loob ng hospital na kayang lustayin ang malalaking pera, mabuhay lang sila. Tapos ikaw lang sasayangin mo ang iyong buhay. Bakit binigyan ka ng Diyos ng buhay? Para yon sa iyong pamilya at para yon sa mga nagmamahal na mas higit at nakakaunawa sa iyo. Yun yung purpose talaga ng iyong buhay. Huwag na huwag mong sasayangin ang buhay. At yun guys, hinga-hinga kasi masakit talaga yung loob ko sa nangyaring yun. Parang naaano ako, parang nagpi-feedback sa akin yung pagkitil ng kanyang buhay. At yun, nananawagan ho ako sa inyong lahat ng mga kababaihan at lahat ng mga kapwa OFW. Huwag na huwag ho nating gagawin. At maraming salamat ho sa lahat ng mga nakikinig sa akin, sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Thank you so much guys. OFW Kikay ng Dubai.